Good morning sa inyo, guys. Nako, napakalapit ko lang sa inyo, isang tumbling lang mula siya ever sa studio ng GMA. Dahil nandito ako ngayon sa ito, sabi ko na nga ba, sasabihin ko na sa inyo kung nasaan ako malapit eh. Alright, dito lang kami sa may QC, let me find the place, Cedar Hills Garden Center. At ang kasama natin ngayon si Mark Manfred, horticulturist nila dito. At pag-uusapan natin ay ang iba't ibang klase ng cactus. Good morning, Mark. Good morning. Hi, okay, please tell us about yung mga cactus. At ang impression namin lahat, madaling mag-alaga ng cactus. Mm-hmm. Tama ba yon? Well, yes, madali mag-alaga ng cactus because ang watering nyo once or twice a week lang. Okay. So, hindi very low maintenance, madali lang siya, basta may certain points lang ako na ituturo sa inyo, sa lalo sa soil mix, to make sure na hindi sila mamamatay. Ayan. Okay. Sige, please. Kasi nauso siyang pangregalo nung Pasko. Yeah. Maraming nagbigay ng mga cactus at saka succulent. Okay, go ahead. Now, ang de-demo ko dito, these are Horthias. Okay, this is a succulent, hindi siya cactus. Oo. So, ano difference ng cactus at ang succulent? Succulent kasi usually are soft leaves. Marami kasing klase. Yung cactus kasi ito lang. This is a cactus, ito cactus to. This is an aloe. Ito ang aloe naman is a succulent, okay? Okay. Ito Sansevieria, this is a succulent, okay? Succulent. So, kasi ito cactus to, pero wala siyang tusok. Yes. This is an Asophytum, isa siya sa pinaka-rare na cactus na walang spines. Hindi ko na lang hawakan yan just in case. So, ito naman, these are some of the more common na galing Benguet, okay? Na these are ito madaling alagaan. Endemic ba sa atin ang cactus? No. All are imports pero may local production tayo sa Benguet and sa Baguio. All right. Okay. So now, the demo ko how to pot it. First, number one, kailangan nyo tanggalin ang original soil. Kasi yung soil na to na original na galing sa Benguet and Baguio is not ideal para sa Metro Manila pag nandito kayo. So, tatanggalin natin lahat yan. Now, ideally, papatuyuin mo to for about a week muna bago mo ipapot. Okay? But since hindi naman to ganun kaselan, ang Haworthia na to, ang nickname nito is zebra. Mukha nga zebra kasi may stripes. Yeah. So, pwede mo siyang ipot agad. Now, yung potting mix natin in general, pag baguhan kayo dito, pwede kayong bumili ng potting mix dito na regular from Cedar Hills. Ito. Uh-huh. And then, hahaluan natin siya ng pumice. Ang rough na ano natin is about 50-50. Para yung madali. Pumice, bato siya, di ba? This is panghilod. Galing ano to? Galing sa mga Lahar areas. Okay. This is volcanic. Uh-huh. So, very porous siya. Very porous. Ang purpose nito is para mas mabilis mag-dry. Uh-huh. Maging light and airy ang mix and mabilis siya mag-dry. Okay. Now, sa paghahaluin mo, roughly, tansyahan lang. 50-50 or about, okay. Pwede nyong pasobrahan ng konti yung pumice, about 60% or 70% is fine. Okay, so, kahit ano lang, tansyahan lang by volume lang. Yan. Ito, itong mix na ginagawa mo to, pwede sa lahat ng cactus or specific siya dito ito, kay zebra? Sa zebra kasi, since hindi siya ganung kaselan, pwede kang, you can go with 50-50. Okay. Pero sa ibang mga cactus na medyo rare, like ito, 70%, ganun. Dadagdagan mo ng konting pumice yan, depende sa selan. Now, in general, ang mga mas maselan, mas mahal din. Okay. Kasi mas mahirap silang ipopulit. Buhayin, at padamihin, tsaka. Yeah, okay, yeah. Ang mga presyo nga pala ng ano, yung mga paumpisa pa lang ng cactus, ito, magkakalo? Dito sa Cedar, ang Haworthia is worth 100 pesos each. Okay. Ito. And then, most are nagsastart sa 65 pesos and then upwards of the hundreds of pesos. Oh, yan yung mga local. Yung mga local, usually mga 65 pesos to 100 pesos. Okay, kasi pag paumpisa pa lang kayo, di ba, medyo nagtetesting pa lang kayo. Siyempre, magsastart muna kayo sa common. Doon sa common lang muna. Ayan. Yeah. So, pag napaghalo na natin yung pumice, at saka so, yung roughly 50-60% na pumice, mix nyo lang na maayos. Now, ang importante, kailangan very, very dry yung mix. Okay? Oh. So, hindi pwedeng basa yung mix pag ano kasi, mabubulok yung halaman. Okay. So, it has to be dry. Tapos, Yun na, ilalagay na natin doon sa atin. Yan yung mga cute na parts eh. So, this kasi one, ilalagay mo na doon sa medyo, lalagay mo siya whatever, sa windowsill, di ba? Sa, yung sa container naman, hindi kailangan ng malaki. Maliliit lang kasi yung root system nila, maliit lang, hindi kailangan malalim na roots. Alright. Okay, okay, so we're gonna pot it now. Do you put the soil muna? Tapos soil muna. Okay. So, is mga isang layer lang ng soil. Ayan. So, ito ang ilalim nito, may butas pang drain, tama ba? Kailangan yun. Ayan. Pag walang butas, chances are magra-rot siya, mas malaki ang probability. A little bit more. A little bit more. Ano na lang natin. Ayan. Okay. Kailangan makita nilang ending kasi na itong ginagawa natin eh. Okay. Yan. And then, nandiyan na yung soil mix mo. And then you can put, ito kasi tatlo sila magkakapareho. The best na paglagay is yun. Magkakatabi na lang. Magkakahilera na lang sila. Yan. Magkano yung mga gantong paso? 85.
Oh, nagba-budget kasi kami. Oh, kunwari, tingko 100, tapos 85, tapos coating soil. Ayan. Pwede ka rin bumili na whatever na ceramic na ano nyo mo, basta lagyan mo lang ng ano. Butas kailangan. Ay, hindi wala na ceramics. So, since okay na siya, may ano na siya, meron na siyang soil dyan, pwede nating lagyan ng pumice na lang sa taas. Yun na lang sa ibabaw natin. At the level ng ano. Oh, kasi ayaw nila kasi na masyadong basa ang ano nila. Kasi pag may soil dun sa leaves mismo, mas mabilis siya nabubulok. Yun ang mabubulok siya. Alright, at syempre, ang pagdilig nito ay once or twice a week once lang. Once or twice a week lang. Saan siya magandang ipuesto na lugar? Kailangan sa medyo may araw ng konti, bright sunny spot sa balcony, terrace, ganon. But ito ang importante, pagkaka-repot mo lang, huwag mo munang paarawan kasi nag-a-adjust pa lang siya. Naman. At huwag mo siyang i-water agad. Kailangan after about a week, tsaka lang siya i-water. Kasama mo siya water kasi give it time na mag-heal ng ano, yung mga sugat niya. Tama. Pag-ano and then, siya. Ito, yeah. Ito yung pro tip. Most ng mga serious collectors use Osmocote. Okay. Okay. Konting-konti lang. Just a pinch. Ito yung Osmocote. Okay. Para siya ang isang, seeds. Ang half a kilo nito, sobrang tagal mo na gagamitin. Yeah. This is slow release. So, mga good for 2 to 3 months and then, na to. Ilalagay lang siya sa ibabaw. Complete fertilizer na to. Mag-isa na siya konting, magbaba. Alright. At syempre, marami pa kami ibang mga plants and feature nga pala mami. Ito syempre, cactus ito. Meron din sila dito mga bonsai. Meron din sila mga indoor plants. Kaya mami, mas marami pa kami i-feature dito po mula sa Cedar Hills. Kaya magbabalik po kami. Ayan, ganda na. At tas meron pa palang pang ito pa rin tayo sa Cedar Hills Garden Center at kasama natin ngayon ang kanilang CEO na si Mr. Gerald Shocco. Good morning! Good morning po! Ayan, pag-uusapan natin, Gerald, ang ating mga indoor plants. Yes. Para mas maganda yung loob ng bahay natin, may buhay, di ba? May yes. Green. Ano-ano yung mga ideal na indoor plants at gano, anong maintenance sa kanila? Okay. Ang mga examples po natin dito ng indoor plants, we have the most common, yung Sansevieria natin. So we have different families of Sansevieria. Oh, magpipinsan to mga to. We have the African violet na namumulaklak po siya. Tapos meron din po tayong coriander. Ayun. Ito, madalas ko ito nakikita ko nari sa mga gardening talaga. They buy a lot of this, no? Yes. Kasi pampakapal siya. Okay, so gano'ng kadalas dapat siya dinidiligan? Sa pagdilig po nila, every morning po dapat natin silang dinidiligan. Tapos dapat po nilalabas po natin sila every day for sun around 6 a.m. to 10 a.m. Ah, okay. So may ganun din pala, may effort ka din na ilalabas yes. siya tapos ibabalik siya. Yes. What if kunwari nakapuesto siya doon sa may malapit sa bintana? Mas maganda po siya, mas ideal po siya kasi may nakakahigop na po siya ng araw. Yun na yun. So dilig na lang kailangan mong gawin. Yes. Pero pag nasa loob talaga siya like sa stairs or inside the door, kailangan niyo po siya ilabas. Mo siya. Yes. Paano ang tamang pagdilig? Paano namin malalaman kung enough na yung tubig? Paano nyo malaman? Mas maganda po kung dinidiligan nyo siya doon sa soil area niya kasi yung roots niya can absorb the water okay. para po ma-deliver niya to the entire plant. Right. So kailangan ba basang-basa hanggang doon sa may ibabaw? Basa po siya, tapos actually hanggang doon sa ilalim sana. Kailangan basang-basa siya. Mafe-feel nyo yung soil na medyo moist po siya. Ano mo, maswerte daw talaga, lalo na sa taong ito, ang pag-aalaga ng plants. Kaya maraming salamat sa inyo, Gerald. Thank you very much. Alright, mga kaposa, ayan. Mamili na kayo ng indoor plants at huwag kalimutan, kailangan din po natin silang alagaan.